DJI Osmo Action 3. So, ito na yung bago nating main camera na ginagamit. Medyo matagal na, siguro around 3 months na na ginagamit ko to. So, ngayon ko lang siya gagawa ng vlog kasi syempre ginamit ko muna para makita ko yung reliability niya, yung quality, yung mga settings na para sa akin na gagamitin ko talaga. So, nabili namin to sa SM San Fernando yata sa DJI. Nabili natin siya ng 19,000 plus. So, standard combo ito, itong sa atin na nabili. Yung adventure combo nila is around 25,000. So, kaya hindi yun ang binili namin kasi yung manufacture date niya is September 2022. Itong standard combo is November 2022. So, medyo umiwas ako sa focusing issue. Meron kasing issue yan na focusing issue. DJI. At nga pala, meron din silang Shopee Mall mismo. So, DJI official sa Shopee Mall. Meron din doon, pwede rin kayo makabili. Kung halimbawa, wala kayong mabilihan na mga mall, wala sa mga mall, mga SM malls, na DJI booth, pwede kayong umorder sa Shopee nyan. Lagay ko yung link sa description. Bago ko siya review, pakita ko muna sa inyo yung paano siya sinetup sa helmet. Yan, as vlogging cam natin. Tapos, syempre, yung mga settings na ginagamit ko. Ito na yung Osmo Action 3 natin. Ayan siya. Ito yung box. DJI Osmo Action 3. Manufactured date is November 2022. Ito yung mismong unit. Ayan. Action 3. Meron siyang quick switch button tapos shutter button. Pang start ng recording. Dual touch screen yung lens niya. Sa likod at harap. Kasi ito yung mga accessories niya. Ayan. Isang flat adhesive mount. Tapos meron siyang extra nito. Ito pwede mo siyang tanggalin eh. Ayan, pamalit. Removable din yung lens cover niya. Ayan, pwede niyang alisin niya kung baka mabasag. Pwedeng palitan. USB-C to USB-C cable. Tapos yung kanyang protective case. So, okay din to para mas protected siya pag inilalapat niyo. Ayan, lagay niyo lang na ganyan. Pag nilapat niyo, hindi magagasgasan niya yung screen. Ito pala yung kasama niya na quick release mount, which is nakabit na sa helmet ko kasi ginagamit ko na nga to tagal na. And DJI quick release mount, kasama rin pala yan sa standard combo. Bumili din ako ng parang copy lang siya, ito from China, so pwede natin siyang gamitin dito. Yan yung quick release mount niya, press niya lang to yung dalawa. Tatanggal na siya. Para siyang naka-clip. Ito, itong dalawang to. Naka-clip siya dito. Tapos pag nakakabit yung case niya, pwede siyang gamitin as parang portrait. Ayan. Pakita ko naman sa inyo yung ginagamit yung settings for motovlog. So, mainly ito for motovlog kasi doon siya ginagamit talaga. Power on natin yung unit. Ito. Isang pindot lang. Ito yung front screen niya, pwede kayong mag-navigate dito. Ano mga settings. Pwede rin sa likod. Swipe natin pababa. Tapos dito tayo sa settings. So yung snapshot is ito. Itong parang quick capture niya. Pag pinindot mo to kahit naka-off yung camera, automatic siyang mag-start ng recording. Tapos pag pinindot mo ulit, automatic siyang mag-stop recording. Tapos mamatay na siya yung camera mismo. So nakaset siya as video mode kasi yun yung ginagamit ko. Video compression. So, sa frame rates na gamit ko, frame rates and resolution, ang available lang is HEVC. So, hindi siya pwede sa H.264. HEVC is mas mababa yung file size pero mas demanding para sa PC. Yung pag-ed sa kanya or pag-decode. Sounds is high para mas dinig ko yung tunog niya pag nag-record ako. Anti-flicker auto. Screen off when recording, never. Para pwede kang silip-silipin sa side mirror ng motor kung nagre-record pa siya. Auto power up is 5 minutes para kapag nakalimutan ko siyang i-off, pwede, automatic siyang mamatay within 5 minutes. LED on para kita ko din. Horizon calibration, maganda i-calibrate nyo kapag una nyo gagamitin. Date and time nakaset na. Tapos mas okay din kung format nyo yung memory card na ilalagay nyo.
bago nyo siya gamitin. Frame rates and resolution, press nyo lang to, re-swipe nyo pataas. Ayan, may mga choices kayo dyan, madami. 1080, 2.7, 16x9. Ang ginagamit ko is 4K, 16x9, 60fps. Pwede siya hanggang 120fps para sa slow motion, kung mag slow motion shot kayo. Pero ako ito, 60fps, tapos yung stabilization na ginagamit ko is rock steady lang. Kasi kapag itong iba, para medyo nagzo-zoom in na siya. Nakakrap na yung video. O yan, ito rin. Itong horizon balancing, mas malaki yung zoom in. Ito namang horizon balancing, nilalock niya yung horizon para i-tilt niya siya. Naka-level pa rin yung horizon. So, 45 degrees ang nakalagay dito. Plus or minus. Bawa ito. Yan, hindi siya nagbabago. Yan, pero pag nag 45 degrees na, magbabago na siya. Mawala na yung horizon lock niya. Pero para sa akin, okay na yung rock steady. Settings naman ng video is ito. Press nyo lang to. Ayan. Punta kayo dyan, either pro or yung standard lang. Pag standard lang, ganyan lang yung choices nyo. Kapag pro mode, mas may flexibility kayo sa mga settings. So, exposure is 100 to 6,400 ISO. Para kapag gabi, hindi masyadong grainy yung footage. Hindi na kasi ako nagma-manual settings pagka mga night ride. White balance, auto. Tapos, color profile. Meron tayong dalawang choices. Normal or DC na like 10-bit. So, ang ginagamit ko is 10-bit. Para siyang flat profile. Kailangan mo siyang i-color grade. Pero kung ayaw nyo naman mag-color grade, pwede namang normal. Pero para sa akin, DC na like. Tapos, kino-color grade ka para mas makuha ko yung gusto kong kulay. So, field of view, wide nga. Meron siyang ultra wide pero hindi ko trip yung ultra wide para siyang ano eh. Parang warped yung gilid. Ayan na, parang warped siya. Weird yung itsura ng gilid niya. So, ang ginagamit ko lang is wide field of view, which is malaki. Malaki yung field of view nito. Kaya nagustuhan ko itong Osmo Action 3. Ayan, parang mas natural looking siya. Tapos audio naman ito. Ayan, channel is stereo, noise reduction on, directional, audio off. Pag ginamitan nyo yan ng mic adapter, open lang natin to. Yan yung side door. Tapos tanggalin natin sya. Yan. Dito natin lalagay yung mic adapter natin. USB-C. Pag may nakasaksak sya na mic adapter, may lalabas yan icon dito. Ayan dito. Na merong microphone. Pag punta tayo sa audio settings, ito na lang yung settings nya. So channel is stereo or mono, so stereo tayo. Tapos gain, pwede mo siyang adjust, pwede mo siyang lakasan 20 decibels plus or minus 12 decibels. So ang ginagamit ko is 0 lang. Ito magdedepende na to sa gamit nyo ng microphone at mic adapter. And 0 decibels tayo. Tapos iba niyang shooting modes, ito press nyo lang itong nasa baba, tapos pili kayo photo, video, HDR video. Itong HDR video, okay din to. Kaya nyo mag-color correct. Kaso lang, hanggang 30fps lang siya. Ako 4K kasi ginagamit ko kasi kaya naman ng i-handle ng PC. Ang PC ko ngayon, kaya 4K. Okay din yung 2.7K. Malinaw na rin siya. Pero ako nga, ang ginagamit ko is 4K, 60fps. So ito, yung 2.7K hanggang 30fps lang din. Ito kasing HDR mode is, ano na siya? 10-bit color profile na siya. So, maganda na yung quality niyan. Yun lang, downside is hanggang 30fps lang. Pero kung yun naman ang ginagamit nyo na FPS, okay lang din. Tapos hindi nyo na kailangan mag-color correct kasi maganda na yung colors niya. So, HDR mode, tapos slow motion meron din, tapos time-lapse. Or pwedeng hyperlapse. Ayan, time-lapse or hyperlapse. Settings lang. Baguhin nyo lang. Ito ko naman sa inyo yung quick capture niya. Kaya balik lang natin sa video mode, tapos yung settings natin is yung 4K 60 rock steady. Try natin mag-record ng quick capture niya. So ito, pindutin lang natin ang isa. Muna yung last settings, yun yung settings na magre-record. Yan, naka-video mode siya, 4K 60. Tapos pag in-off mo, pindut mo ulit tong shutter button, mamatay na siya, tapos magsasave na siya mag-isa. Yan. Ngayon, kapag may nakasaksak dyan na microphone, which is gagamitin natin for motovlogging.
kapag ni-record mo siya, tutunog siya. Ayan, tumutunog. Pero pag in-off mo, wala na yung tunog kanina na para may countdown. Ayan na. Di ba may tunog yan? Wala na siya pag may nakasaksak na microphone dito or USB. So siguro pag in-off nyo, check nyo sa side mirror siguro kung naka-off na yung camera para sure ball. Dito naman sa helmet setup natin, ito, may nakakabit na ako na GRX na chin mount. Matagal ko nang ginagamit to, hindi pa naman siya kumakalas, maganda yung kapit niya. Tapos gamit ko yung isang extension na maiksi. Dalawa kasi yan, ito, maiksi at mahaba. Ang gamit ko yung maiksi, tapos nakakabit na nga dito yung quick release mount natin. Ayan. So para kabit ko na lang siyang ganyan. Ayan, nag-snap naman siya, tapos hindi naman natanggal. Tested na namin yan ni OBR. Never pang kumalas yan mag-isa. So maganda talaga yung quick release mount. Napakatibay. Kasi nga nakakapit na gano'n. Parang naka, ano siya, kaklo dun sa ilalim. Ayan, ganyan yung setup natin sa helmet. Ayan. Ayan. Tapos yung mic adapter natin. Itong mic adapter na gamit ko is from M3 Moto. Siya ang gumawa nito. Prototype pa lang to, hindi ko pa sure kung kailan siya magpo-produce nito. Pero ito yung tested na namin na hindi nakiklip yung audio. Sa mga nakatry ng mga mic adapters para dito sa Osmo Action 3. Sa mga napanood ko, nakiklip talaga yung audio niya. Masyadong malakas yung pasok ng audio kapag naka-external microphone ka. So yun nga, may pinatest sa akin si M3 Moto. So which is ito. So okay siya, hindi siya nagkiklip. Compared dito sa... Ito yung dalawa kong ginamit dati. Boya BYK4 to, sobrang lakas ng pasok ng audio dito sa Diobra. Itong Holy Land na mic adapter, okay naman siya. Yan, okay din siya. Pero pagka dual microphone na yung gamit ko, which is yun yung ginagamit ko sa vlogging para marinig si OBR, medyo nagpipik siya around 100kph pataas. Medyo nagpipik na yung audio niya. Itong kay M3 Moto na mic adapter, hindi siya nagpipik. Pero ini-enhance ko pa yung audio niya sa post. Nadagdagan ko ng bass tapos sinataasan ko ng konti yung treble para mas okay siya para sa akin. Medyo manipis kasi yung tunog niya pag ito yung gamit. Unlike dito, medyo may bass yung tunog. So ito yung M3 Moto, ito nga yung gamit ko din to nung vlog namin nung Baguio tapos nung vlog namin ng Pangasinan. Ito yung gamit ko nun. Kahit tumatakbo kami ng mabilis ni OBR, hindi nagpipik yung audio niya. Nasaksak natin yan dito. So ito yung papunta sa microphone sa loob. Meron akong connector dito. Ito yung connector ko. Yan. Yan yung setup ko ng audio. Tapos yung microphone niya, pakita ko na rin. Tanggalin muna natin. Ito yung dual microphone na gawa din ni M3 Moto. Dual microphone siya. Ito yung para sa akin. Microphone para sa akin. Tapos ito naman yung para sa intercom. Kaya naririnig nyo si OBR. Ayan. Kung may intercom kayo, okay ito. Microphone din yan na maliit. Ayan. Nakadikit siya dun sa isang speaker ng intercom. Para maririnig yung boses ng kausap sa intercom. Tapos itong microphone ko. Ito pinagawa ko lang din to kay M3 Moto. Maliit siya na microphone. Parang ganito yung size niya. Ayan, ganyan siya kaliit. Same size yan. Ito yung sa mga built-in mic na mga action cam. Ayan, ganyan yung size. Ito kasing normal na microphone. Ito, malaki to eh. Malaki. Hindi ko lang matanggal kasi. Merong pali. Pero malaki yung difference nila. Yung microphone size. Ito normal, ito yung gamit ko. Pag kasi itong malaki, ang nilagay ko dito, ito yung ginagamit ko dati sa Insta 360. Same setup, pero ito yung microphone ko. Okay yung audio niya, pero ko kay Action 3 hindi obra. Nagpipik. So, nagpagawa ko kay M3 ng maliit lang na microphone. Ayan, tapos meron akong dead cat ayan, para mas malessen yung wind noise. Tapos, nakabit siya dito. Nakahipit sa cheek pads ng helmet. So, bale yan yung setup ko sa microphone. Ayan.
So ayan yung itsura niya. Ito yung microphone natin, banda dito nakaipit sa cheek pads. So ito yung connector ko punta sa camera. Ayan. Tapos dito, ayan yung mic adapter punta sa action cam natin, Osmo Action 3. Ayan, nakita nyo yung setup. So at least may idea na kayo kung anong ginagamit ko na settings. So yung gamit ko pala na SD card is SanDisk Extreme Pro. Yun, nabili ko rin dun siya sa SM. Nabili namin ni OBR sa mga 800 yata yung presyo niya. So 128 gig, kasi nga ang recording ko is 4K 60. So kaya kailangan medyo mataas yung capacity ng SD card natin. Masyado kasing malaki yung mga file sizes kapag 4K na. So yung 4K resolution, magdedepende yan sa kung kaya ng PC nyo na i-handle yung 4K. Actually, yung PC ko medyo hirap siya sa playback habang ine-edit ko sa editor yung mga 4K footage. Pero ang ginagawa ko, ginagawa ko siya ng proxy. Kikreate ako ng proxy para mas smooth siya sa editing. Medyo nasa mid-level lang yung specs ng PC ko eh. Pero okay naman, kaya naman. Mabilis naman ang rendering din. Ayun, pagdating naman sa video quality, para sa akin okay siya. Malinaw siya. Lalo kapag pinlay mo ng 4K sa PC, doon mas makikita na maganda yung details niya. So yun nga, ang ginagamit ko is DC Cine-like na color profile. Binabago ko lang yung colors niya para mas okay para sa akin. Kasi kapag DC Cine-like 10-bit, sobrang dami niyang color, so mas detailed talaga yung video quality. So nasa yun na lang kung paano mo siya i-color grade. Tapos yun nga, pwede kang gumamit ng HDR mode pero 30 fps lang siya. Sa akin kasi mas prefer ko yung 60 fps para yung mga fast paced na movements, mas maraming frames, mas maganda yung quality niya yung, or yung itsura niya. Stabilization naman, para sa akin okay na tong rock steady nga. Kaya kita nyo naman ito, medyo maalog kasi sobrang stable naman niya, para ka nang naka-gimbal. So medyo malayo na talaga yung narating ng electronic image stabilization ngayon compared dati sa mga nauna ng mga action cameras. So ngayon talaga napakaganda na ng stabilization. Alo ito, itong Osmo Action 3. So meron siyang tatlong klase ng stabilization nga. Rocksteady, Rocksteady Plus, tapos yung Horizon Balancing. So mainly ang ginagamit ko sa Rocksteady lang para hindi siya gano'n naka-zoom. Okay na sa akin yun kasi nga mas gusto ko yung mas kita yung paligid kasi moto vlogging. Mas immersive yung footage, mas malaki yung field of view. So, hindi ko lang talaga ginagamit yung ultra wide kasi medyo warped na yung itsura niya yung gilid. Lalo kapag may malaking side mirror niya, pag bumabaling kayo na gano'n, parang lumalaki siya dito sa gilid. Kaya hindi ko siya nagustuhan. Mas gusto ko yung natural looking. Gaya nitong wide field of view yun, natural looking siya. Kaya ito yung mas prefer ko. Malaki naman yung ano niya, field of view niya. Siguro comparable siya sa super view ng GoPro or mas malaki pa siya ng konti. At tingin ko ah. Kasi ang lapad nito na ADB. Kitang kita pa rin sa camera yung buong handlebar eh. External audio setup. So yun nga, ang gamit natin is yung mic adapter from M3 Moto, which is yung prototype pa lang. Sana mag-produce na siya para pwede na kayong maka-order kung sa Pilipinas kayo, no? Kasi meron siyang Shopee eh. Si M3 Moto, si Mike. Siguro PM ko siya kapag na-upload ko na to or before ko i-upload to para at least mapag-produce siya ng mga mic adapters, kasi ito talaga yung pinaka-okay na setup para sa akin na nag-work na kahit tumatakbo ng 100 pataas, hindi siya nakiklip. Or feeling ko factor din yung helmet. Yung helmet ko pala is naka-open yung vent sa taas, itong dalawa sa taas, tatlo. Tapos naka-open yung seat position niya, yung front vents lang ang nakasara. So parang kapag sinasara ko kasi itong mga vents, parang mas nakukulob yung audio. So yun, i-factorin nyo rin yun, yung mga vents ng helmets nyo, kung ano yung mag-work na setup para hindi siya mag-clip. Yan actually ang number one issue ng DJI sa mga motovloggers, yung external microphone. So ang nangyayari kasi is, kahit ano ilagay nila na mic adapter, gamitin nila,
yung mga available sa market ngayon. Kapag ginamitan nila na ng microphone, nagpipick talaga yung audio regardless kung kahit minus 12 decibels na meron siyang settings, di ba? Na hanggang minus 12 decibels. So regardless, nagpipick pa rin. Na-try ko na yan eh. Doon sa dalawa kong tinaray na mic adapter, which is yung Boya BYK4 tsaka yung Holy Land mic adapter. So na-try ko rin yung Holy Land na mic adapter. Doon sa isang microphone, yung single microphone na pinakita ko, kailan may nasira na yan eh, nag-grounded siya. Mga ilang beses ko nagamit. Siguro nabasa yata. Eh oo, nangyari doon, nag-grounded eh. Pero yun, na-try ko siya sa Holy Land mic adapter, single microphone. So, maliit lang yun. Okay naman siya. Kapag 100 plus yung takbo, meron siyang clipping, konting-konti lang. Unlike dito sa mic adapter ni M3 Moto, is talagang walang clipping. As kahit dual microphone setup yung gamit natin. Siyempre, doble yung signal. Dalawang microphone na to. Pero dalawang maliit. Yung single lang, medyo nakiklip pa rin siya. Pero konti lang naman. So, pwede na rin yun kung gusto nyo. Try nyo rin bumili kay M3 Moto. Lagay ko yung link ng Shopee niya sa description. Try nyo bumili ng microphone na maliit kung uubra, kung meron na kayo ng Holy Land na mic adapter. Ayan, maganda rin matry natin sa high speed yung audio niya, kung nagki-clip ba talaga o hindi. So dito, try natin dito. So may tulay. Takbo tayo kahit mga 100 lang. Ayan, audio check. Takbo tayo ng 60. Medyo ganda rito, medyo malakas hangin dito eh. Takbo tayo ng 70. Ah, ganyan ang tunog niya. Pag ganyan ang takbo natin, medyo mabilis ng konti. Sagad na natin. Para makita natin yung audio. Ah, dinig niya baba ako? Audio check. Audio check, 90. Audio check. Audio check. Dinig niya baba ako? Nag-clip ba siya? 100 plus. Yan. Yan yung audio niya. Sa takbong high speed. Actually, itong camera na to guys, ginagamit ko ng anong pa. So, ito yung gamit ko dun sa vlog nung nagbagyo kami tsaka nagpangasinan kami. So, check nyo na lang dun. Meron akong mga clips dun na high speed yung takbo. Malinaw pa rin siya. Check nyo na lang kung napanood nyo na yung video na yon, para mas maano nyo yung audio quality niya. Yung raw audio niya pala, medyo nga manipis yung tunog. So, ini-enhance ko siya sa equalizer. Dinadagdagan ko siya ng bass, tapos sinataas ko ng konting treble. Around 6.4K, tinataas ko ng konti para mas mag-pierce through yung boses sa mix. Yan, para okay naman ang kinalabasan para sa akin. Ha. Para sa akin, okay na tong audio quality niya sa setup ko ngayon. So, ito palang feature niya, ang pinaka nagustuhan ko sa niya is itong snapshot. So, itong button na to, sa ibabaw, na kahit nakapatay yung camera mo, once na pinindot mo siya, is automatically magre-record na yung camera. Ako nang ginagawa ko kasi, parang pag gusto ko lang mag-record, saka magre-record. Lalo sa mga long ride, ganun ginagawa ko. Actually ngayon, ganun ginagawa ko. Patay bukas lang. Be mindful lang na once na nag-record kayo, nagbigay kayo ng mga 5 to 8 seconds or siguro 5 to 10 seconds bago kayo magsalita. Kasi parang yun yung time na bago niya ma-register na merong external microphone na nakakabit. So yung unang audio niya, parang wala siya nakakabit, so puro wind noise. Sabawa ganyan, bumabiyaya kayo. Puro wind noise yung maririnig nyo. Tapos after 5 to 10 seconds is yung external microphone na yung nag-activate or yun na yung gagana. Yun napansin ko ah, nung nagre-record ako. Yung ginagamit ko to. So yan, nag-snapshot ako or quick capture. So, nintay ko muna mag 10 seconds before ako magsalita, parang ma-register na naka-external microphone tayo. Tapos yun din, once na pinatay mo yan, yung audio prompt na ang countdown, nagsisave siya, wala. So, kailangan titingnan mo siya sa side mirror kung patay na ba siya. Yan. From time to time, check nyo rin. O, siguro, masisilip nyo naman yan dito sa baba ng ano, dito, sa baba. Medyo kita ko yung screen ng konti eh. Konti lang naman, makita ko ang patay na. Pero mas maganda tingnan yung side mirror para sigurado na naka-off na siya or nag-stop na yung recording kapag in-stop nyo na. Overheating. Yan, wala siya nyan. Hindi siya nag-overheat. Never pa nag-overheat sa mga biyahe namin ni OBR.
mainit yung biyahe namin, never siya nag-overheat. Although hindi siya ginagamit ng dire-diretso recording na 30 minutes, ganun. Never pa siya nag-overheat. So marami na rin mga test niyan. Pwede kayong mag-search sa YouTube na kung nag-overheat ba siya. Wala pa ako nakita eh, nag-overheat siya na nakurap yung file, namatay yung camera. Siya nag-overheat talaga. So talaga napakaganda ng pagkakagawa nila dito sa Action 3. Yun yung hinahanap natin sa mga action cameras, yung reliability nila. Yun ang number one eh, para sa akin din. Kasi ayoko naman na re-record ako, bigla mag-overheat, hindi ko na magamit, kaya pang palamigin. Itong Osmo Action 3, wala siyang ganong issue, no overheating issue. Tapos yung battery life niya, ang claim nila is 140 minutes, so 2 hours plus. Pero sa 1080 resolution yata yun. Tayo ang gamit natin 4K, pero matagal siya. Sin matagal siya malobat. Parang umabot ng 5 hours na biyahe namin ni OBR, hindi pa siya lobat. Tapos siguro mga nasa mga 40 to 50 na clips. Kasi siguro sabihin natin na 40 clips yung na-record ko, na ranging from 1 minute to 4 minutes siguro maximum, or lagpas pa minsan. Never pa siya nalobat na isang biyahe namin ng long ride. Wala yun. Tapos syempre pagdating namin dun, tina-charge ko na siya. Pagdating namin dun sa pinupuntahan namin, para meron ako ulit battery. Kasi binili ko nga is tong standard combo. Yung adventure combo kasi is meron siyang tatlong extrang battery, tsaka isang extrang parang yung magnetic mount. O yun, meron siyang magnetic mount na kasama. So, hindi ko nga siya inavail kasi yung manufacture date niya is September. So, possible na meron siyang focusing issue. So, dito na ako sigurado. Ito, wala pa naman ako napansin na focusing issue na ito. Mukhang wala naman. Pero siguro kung bibili pa kami ng camera, ito ulit bili namin. Tapos, yung adventure combo na. Yeah. Check na lang namin yung manufacture date para sure ball na walang focusing issue. Yan, nagustuhan ko rin dito yung magnetic mount niya. Quick release magnetic mount. Hindi ko pala nabanggit na magnetic siya. So may magnet yung ilalim. Kaya nagstay in place siya. Tapos yung claw niya sa dalawang gilid, yun yung mas nagpapatibay sa kanya, para hindi siya basta-basta matatanggal or makakalas. So sa dami ng binyahe namin ni OBR, ito yung setup ko. Never pa naman siyang kumalas mag-isa. So ito yung nabili ko sa China. Ito magnet to. Magnetic siya. May magnet. Tapos may magnet din yung ilalim ng camera. So ito yung nag-hold sa kanya in place, para hindi siya naalog-alog. Padali niyang tanggalin. Yan. Sige, tanggalin natin to. Kasi ito ipipress natin pag ganyan. Yung pag ganyan, bubukahin natin. Wala ko, kita nyo ha. Ayan siya. Tapos, tanggal na siya. Same settings lang din ang ginagamit ko pagka mga talking vlog na ganyan. 4K 60fps pa rin, tapos wide field of view and rock steady. So yun lang, kapag ganito na medyo mahangin, siguro maririnig nyo yung wind noise. Pero pwede kayong gumamit ng halimbawa wireless na microphone. Pwede kayong gumamit ng DJI mic, maganda kasi medyo mahal yun. Nasa 19K yata yun. Yan, yung stabilization nya maganda pag natakbo. Yan, stable pa rin sya kahit tumatakbo ka. Pero ito yung audio quality niya, yung built-in na microphone niya. Tapos yun, tingnan nyo na kung may focusing issue. Parang wala naman ako napapansin eh. Hindi ko siya pansin yung focus issue niya. Ito pala yung gamit kong motor yan sa ADV. ADV 160. So final verdict kung marerecommend ko siya sa inyo, yes. Oo. Maganda siya. Based sa paggamit namin, sa experience ko, never pa siya nagka-problema, okay na okay. So reliable talaga siya. Kaya yan ang nagustuhan namin sa DJI, yung reliability talaga. Number one. Tapos syempre sa presyo niya na 19,000, almost 20,000 yung standard combo. Bang for the buck na, okay na okay, mura siya compared sa ibang cameras na meron ngayon sa market. So siya yung pinakamura. Na maganda yung quality para sa akin ha, okay na okay yung quality niya. Syempre mas okay lalo kung ang bibili nyo is yung adventure combo, madami na siyang sama accessories nga, extra batteries, extra mounts,
Sabi ko sa akin ni OBR, pag daw nag-budget, bili din daw, bili daw ulit kami na isa. Siya naman ang gagamit. O, siguro magagamit ko rin yun. Magamitin ko na rin, syempre. Siguro as front cam, parang kahalili nung Insta360 natin. So yun, yung mga links is ilalagay ko na lang sa description. Yan, yung mismong camera. Tapos yung extra na magnetic mount, quick release na nabili ko from China, lagay ko rin. Tapos syempre itong chin mount na gamit ko. Yan, napaka tibay din ito. GRX Motonetics yata. Oh. Yung dual microphone ko na gamit, kung may intercom kayo, para kung gusto nyo maririnig yung kausap sa intercom sa recording. Ayan, lagay ko yung link. Tapos yung mic adapter, message ko na lang si M3 Moto na kung tanong ko kung kailan siya magpo-produce. So sana bago ko i-release yung video, meron na siya sa Shopee para maka-order kayo kung meron na kayo na DJI Osmo Action 3. Tapos nagmo-moto vlog kayo na hindi nyo ma-figure out kung paano yung setup yung audio. Medyo nahirapan din ako dito eh. So yun nga, dalawa na yung microphone na tinry ko. Sablay pa rin talaga. Mahirap, medyo yun ang importante sa motovlogging kasi yung clear, crisp audio. Yan, meron din pala siya na waterproof case. Although waterproof siya, parang 16 meters deep yata. Pero ayokong i-risk. medyo Aussie. Pero kung mag-swimming kami, ganun, or sa beach, bibilang ko na lang siya ng waterproof case para mas secured, no? Sigurado na hindi siya mababasa. Papasokan or papasokan ng tubig. Or the waterproof naman siya. Meron ang mga nag-try, pero ayoko lang i-risk nga. Yan, ito Aqua Planet. Ganda siguro dyan, no? Tapos waterproof case. Siguro pag nagpunta kami dyan ni OBR. Nagligo kami, try natin yon. Waterproof case ha, underwater naman. Hindi ko pa siya na-try eh. Ayan, pabalik na tayo. Nag-ikot-ikot lang ako sa Clark talaga para ma-vlog ko na to. Top speed muna. Isang bira. Last day DP oh. Easy 120. Top score na ADB. Ayan, labas na tayo ng Clark. Okay na yung vlog natin. Dito ko na siguro tapusin yung vlog. Ayan, uwi na ako nito. Lunch na kami ni OBR. Last guess pa lang eh. Early lunch. Lunch muna.